Magandang umaga, madlang people! Ngayong araw po ay magluluto ako ng ginisang gulay. At ito na nga, inihanda ko ng aking mga gulay. Ang gulay ko ay sayote, okra, talong at saka sitaw. Inislice ko nga lang po ito ng maninipis para po ito ay mabilis maluto sapagkat alauna ay medyo na wala pa akong tanghalian. Gutom na po ako talaga kaya binibilisan ko na itong gawin para ako ay makakain na. Yung sitaw iiksian ko lang din para mabilis siyang maluto kasi medyo matagal-tagal itong maluto siya at ang ating ultimate favorite gulay ang okra! Sino's my favorite niyan? At ayun na nga, inihanda ko na siya dyan sa tray para naman presentable siyang tingnan. O, diba? Para sa for today's video. Pero kung walang video, ay dire-diretso na yan sa kaldero. Doon ko na nga minsan hinihiwa. Ngayon naman, isunod na natin ang ating sibuyas. Hihiwain lang din natin ito ng maliliit, mga ludes. At isunod natin ang ating bawang. Pit-pitin natin ito para lumabas yung kanyang katas at ating palatan. At tatanggalin natin yung kanyang ulo kasi matigas yun. Kunwari, ang bilis-bilis. Kunwari, nasa restaurant ako nagtatrabaho. Char! Pinoy natin, durogin natin ang kanyang pusa. At isunod din natin ang ating napakalaking kamatis. Hiwain lang din natin ito ng pa-cubes na maliliit para mabilis siyang madurog. Mamaya, maluto at madurog. Kasi nga, gutom na ako. Kasi kailangan maluto ito at madurog para yung katas niya is mapunta dun sa ating gulay. At ayan na nga, ang aking mga ingredients ready na. At syempre, para makapagluto tayo ng gulay, sindihan natin yung ating kalan, mga lods. At syempre, hindi mawawala ang ating mantika. Konti lang mantika kasi diet daw tayo. Tapos ngayon, igisa natin ang ating bawang hanggang sa siya ay mag golden brown para lumabas ang kanyang aroma. At next, isunod naman natin ang ating sibuyas. Igisa lang din natin ito hanggang sa crystal clear. Kasi pag mag crystal clear yan, ibig sabihin luto na po yan. So, hindi na ako makakabigas ng crystal clear. Oy. At sunod natin ang ating kamatis. At isabay na rin na yun natin ang ating karne. Yan, luto na yung karne natin. Kunti lang yung ibabawas. Kapagalitan ako ng may-ari. Nangupit lang po ako ng karne ng may-ari na yan. At tatakpan natin ito para maluto yung kamatis. At mag-gisa-gisa ng todo yung ating karne. At ayan na nga, luto na ang ating kamatis. Durugin natin para humalo siya mamaya sa ating gulay na gigisa. Diba, mukha na siyang masarap. At next, isunod na natin ang ating mga gulay na matagal maluto like sayote, talong at saka sitaw. Pagsabay-sabayan na natin yan siya, guys. Ihuli natin yung okra kasi mabilis lang maluto ang okra at ayoko ng overcooked na okra. Kasi para na yan siyang sipon dyan, hahalo mamaya pagka na overcooked, diba? Maglaway-laway kasi yung okra. At ayan na, tatakpan natin yan. Ay, sorry, lagyan pala natin ng konting tubig para maluto yung ating gulay at hindi siya ma-dry. At iluluto natin siya. And 5 minutes, after 5 minutes, buksan natin at ating igisa ay haluin natin para yung ilalim po maibabaw, ang nasa ibabaw po mailalim. At ngayon na nga, at this moment of time, ilagay na natin ang ating okra at lalagyan natin siya ng pampalasa like pepper. Lagyan natin ng konting pepper. At lagyan natin ng oyster sauce, pampalasa. At syempre ang ating ultimate chicken powder. At haluin natin maigi para magkalasa lahat ng ating gulay, pantay yung lasa ng ating vegetable.
tatakpan natin siya ulit hanggang 3 minutes para hindi ma-overcook ang ating okra. At charan, ito na nga po ang ating ginisang gulay. Wala po akong ulam ngayon, guys. Ay, wala akong kanin, I mean, kasi diet for today's video kasi sobrang taba ko na. Titikman natin kung masarap na ba. Yung uso niya masarap. Oh, tiniis lang yan ng init, guys. Pwede na? Good na. Saya na. Kainan na! Charan! Meron akong XO sauce para pang-paanghang ng aking gulay! This is for my lunch for today's video. Para healthy living. Sure.